Hindi natin kailangan makipagsiraan, mag-away-away dahil lang sa mga paniniwala natin, no? Magkaiba yung paniniwala natin. Kasi bandang huli, tayo-tayo din naman ang magkakasama, magkakampi dahil iisang lugar tayo. Iisang lahi tayo, Pilipino, di ba? So, dapat nga, sinusuportahan natin yung gobyerno, hindi dapat natin yan inaano. Yo, what's up mga ka-gadget? This is Ken Saki TV. Panibagong araw, panibagong video content tayo na magagawa. So, ang gagawin nating video content ngayon ay itong istorya na naka-upload sa channel ni Kaalaman. No? Ito, matagal ko na sinusundan ang channel na to. Marami talaga akong natutunan at na-discover, no? Yung mga hindi mo alam, dito mo makikita at mapapanood sa channel ni Kaalaman. So, kung gusto nyo siyang isubscribe, punta lang po kayo sa channel niya, Kaalaman. And then, panoorin nyo po lahat ng mga video niya. So, ito, gagamitin lang natin siya as video reaction. Ang title nito, mga ka-gadget, eh about sa Nutriban, na kung saan eh yung mga bata, no? Yung mga bata na nasa school, eh magkakaroon ng libreng pagkain, tinapay, no? At isa rin ito sa mga binibigay kapag merong mga dilubyo o sakuna o ano man yung bagyo na nangyari sa mga probinsya o kahit saan man, pag namimigay ng grocery ang pamahalaang Marcos noon ay kasama na ito, nakalakip na ito sa grocery, yung Nutriban na tinapay. At talagang napakasustansya ng tinapay na ito, mga ka-gadget. So wala na naman tayong inaantay, tara na, simulan na natin panoorin to bago pa panoorin ng iba. Hi guys and welcome back sa video natin na pag-uusapan natin ang Nutriban noong panahon ng dating Pangulong Marcos. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, no, let's make things clear. Sa video na ito, pag-uusapan at tutumbukin ang kung tawagin natin ay the whole picture. Tandaan natin na walang perpekto kung ang pag-uusapan ay gobyerno, sa loob man yan o sa labas ng Pilipinas. Yes. Ang mga tao ay mayroon at mayroon talagang masasabi, kaya negative man yan o positive. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion at sa video ito, ang titingnan natin ay more on quote-unquote the positive side. Bukas naman ang ating comment section sa mga gusto nyong ipaalam sa akin o kaya naman sa iba nating mga tagapanood. At ngayon, that's out of the way, magsisimula na tayo. Ano nga ba ang Nutriban? Ang Nutriban ay parang MRE o meal ready to eat ng mga sundalo. Yun nga lang, ito ay ginawa para sa mga bata. Ang Nutriban ay ipinamimigay ng libre kasama ng gatas sa mga paaralan. Yeah. Sinimulang pondohan ito noong 1968 ng US Agency for International Development. O. So, yun nga. Ang nag, ano pala talaga nito ay yung US, no? Yun yung kauna-unahang nagpondo sa Nutriban na ito. USAID. Ang recipe naman sa tinapay ay ito yung pinaka USAID na ginagamit, no? Develop ng iba't ibang dalubhasa pagdating sa vitamina o nutritionist sa Virginia Polytechnic Institute and Galing. State University. Ang layon ng tinapay na ito ay simple lang. Ang masugpo ang malnutrisyon ng mga bata sa buong Pilipinas. Naisip nyo siguro, ito ay simpleng tinapay lang naman. Ano kaya ang big deal dito? Well, ang tinapay na ito ay hindi ang tipikal na tinapay na mabibili mo sa tindahan. Ito ay mabigat at siksik sa crucial vitamins na kinakailangan ng mga bata upang punan ang kanilang nutritional deficiencies. Isipin nyo na para itong vitamins na ginawang tinapay at kaya ginawa itong parang tinapay ay para mas maging kaakit-akit sa mata ng mga magulang, lalo na sa mga bata. Ang mga pandesal na ginagawa noon ay mayroon lamang bigat na 25 hanggang 30 grams. Samantalang ang Nutriban ay mayroong 170 hanggang 190 grams. At para mas magkaroon tayo ng weight reference kung tawagin, ang laki may pansit gandun ngayon ay mayroon lamang bigat na 60 grams per pack. So ang ibig sabihin lang yan ay tatlong pinagsama-samang pansit kanton ang bigat, bigat ng isang Nutriban. Mabigat din siya sa tiyan kasi mas tatlong pansit kanton, ha. Yung isang pansit kanton nga lang busog na ako, eh. Unang pilot testing ng pamimigay ng nasabing tinapay ay halos 30 million pieces ng Ang inabot ko nito, no, mga ka-gadget, ang inabot ko sa school ko noon ay yung napalitan to, eh, yung tinapay na to, naging sopas.
sopas, at saka ano pa ba yung pinamimigay nun? Gatas. Yun, binago kasi yun eh, ng mga pumalit na administrasyon. Hanggang sa nawala na lang yung Nutriban na yan. Hanggang sa pagpapasok ka, kailangan na may baong ka, may sarili kang pera, yun. Noon kasi, nung napasok kami, ang binibigay, ang naalala kong baon lang na binibigay sa akin ng mama ko, elementary ako, is 15 pesos. Then, nung una nilalakad namin, nalalayuan na kami noon. Kasi, kung lalakarin mo yung school namin, simula rito hanggang Monterrey, sa, malayo talaga kung iisipin mo. Kumbaga, parang naglakad ka ng, kung taga Maynila ka, mula Luneta to PICC, ganun kalayo. So, yun na nga, no, mga kagadget. Dahil nga sa mga papalit-palit na gobyerno, nagkaroon ng problema yung Nutriban na yan, nawala yan, hanggang sa tuluyan na talagang na-abolish yata yan. So, nung mag-high school ako doon, may malaki. Hanggang grade 6 noong 1970 hanggang 1971. At sa masasabi kong pick ng campaign ay gumawa ng report ang USAID tungkol dito at sinabing ang programa nga ay talaga namang nakatulong ng sobra upang mapababa ang malnutrition rate sa buong Pilipinas. Naisip nyo rin siguro, ano, ako pinipilit kong i-picture ano kaya ang lasa nito. Well, wala akong mai-share na personal experience sa inyo dahil malamang kung ako man ay nakatikim nito nung kabataan ko eh, hindi ko na maaalala ang lasa. Pero buti na lang, andito ang mga testamento ng mga taong nakatikim at ang lahat ng ito ay nakuha ko online. Ang sabi ng isa, nag-aaral ako noon sa isang private school at dinadayo pa namin ito sa mga public school kasi masarap at malambot siya. Sa probinsya namin sa Cagayan Valley, it is baked fresh every day. Natatandaan ko ang room namin is directly above the lunch counter. At pag nagbe-bake sila, amoy na amoy namin. I miss those smell and taste. Iba talaga ang lasa nito sa pandesal. Minsan pag nagutom kami ay pumupunta kami sa panaderia kung saan may Nutriban. Parang ano yan eh, parang Monay. No? Based lang sa nakikita ko mga picture, para siyang Mona. At kung mayroon silang sobra, ay doon humihingi kami ng walang bayad. Doon na rin namin minsan pinipiling magmerienda dahil libre. At base sa mga nakalap kong statement online, masasabi kong parang wala na yatang tinapay ang masasarap pa sa Nutriban. At ngayon maiba tayo. Taong 1917 nang mag-landfall ang isang bagyo na may local name na Oyang, ang Nutriban ay nagbigay ng panibagong kahulugan para sa mga tao noon. Pansamantalang naging agarang relief goods ito para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Base sa report ng USAID, kabuuang 5 malalakas na bagyo. Oh, kasi ngayon eh, nung lumipas na yung panahon, di ba? Parang ang hirap na humingi ng relief goods. Na totoo lang, no? Ewan ko, pero para sa akin dito nung nasa Cavite ako, bagyong Milenyo yung natatandaan ko. And then, yung bagyong Undoy naman. Ah, hindi. Meron pa na isa yung sumabog yung sa Bicol na, no? Vulcan. Pampanga ba yun, no? Bicol. Sa Maynila naman yon. Mahirapan na rin yon. Pero hindi na kasi ibang admin na yun, eh. Iba ng Pangulo ang nakaupo nun. So, yung mga following government, nagbabago-bago siya ng procedure sa pagdating sa pagbibigay ng relief goods, no? So, sa relief goods kasi paminsan-minsan dito, palakasan din talaga. 100% yan, kahit saan kayo magpunta, may palakasan. Sa panahon ngayon, ha, doon kasi, talaga na ibibigay kasi, inaabot na sa bahay-bahay, no? Yung relief goods. Ngayon kasi, dumadaan pa sa kung saan-saan. Kaya ang hirap talaga makakuha ng relief goods. Yun yung ano, dapat na mabagong sistema. At saka, ang nakukuha mong relief goods ngayon talaga is sardinas, noodles, di ba? So, parang, oh, syempre, pang-emergency talaga yun. Pang-emergency food talaga yung mga yun. Luluto mo na, kakainin mo na. Basta may kanin. Pero di ba, mas maganda kung masustansya ang ibibigay mo. Yung sasamahan mo siya ng karne. O kahit man lang hotdog, di ba? Or, konting gulay, di ba? Yung mga talagang magandang pang-relief goods, di ba? So, tuloy natin. Bagyo ang sumalanta sa Pilipinas noong 1970 mula Setyembre hanggang Nobyembre. Ang Nutriban noon ay siyang... Oo, naaalala ko to kasi, talagang, ano bang panahon yung ano na yun? Panahon yata ni Fidel Ramos yun? Na pipila ka talaga.
Hindi mo na kailangang i-check pa sa listahan. Basta nakapila ka, bibigyan ka niyan. Napago na lang to kasi nga, sa isang pamilya, marami yan nabibigyan. Gawa na ka. Paano, lima kayong nasa pamilya, lima kayong pipila, lahat yan nabibigyan. Kasi noon, hindi tinitipid. Sobra-sobra talaga yung binibigay. Kumbaga, ibinubuhos ng gobyerno noon eh. Ngayon, kasi talagang, kunwari, isang bahay, kahit sampu kayong pamilya nandyan, isa lang ang makukuha nyo. Naging parang tagapagligtas ng mga Pilipino. Ang mga tao ay nagpupunta sa mga bakery kung saan nila ito ginagawa at nakakakuha sila ng libre, walang bayad. Isang halimbawa dito ang Insular Bakery sa Makati City na naka-assign na magbigay ng Nutriban sa Tondo. Oh? Lahat ng empleyado noon dito ay tulong-tulong at 24/7 silang nagtatrabaho para mapunan ang pangangailangan ng kanilang kababayan. Pero gayon paman, sa kahit anong ganda ng programa na ilabas ng gobyerno ay magkakaroon pa rin ito ng bahid ng pamumulitika. Bakit kaya ngayon, ano? Ba't kaya ganun sila, ano? Kumbaga, kung may nanalo naman na isang kandidato, sundan na lang natin. Kung may kamalian man sa nagawa niya, di next election, bawi tayo. Ganun lang yon. Hindi natin kailangan makipagsiraan, mag-away-away, dahil lang sa mga paniniwala natin, no? Magkaiba yung paniniwala natin. Kasi bandang huli, tayo-tayo din naman ang magkakasama, magkakampi dahil iisang lugar tayo, iisang lahi tayo, Pilipino, di ba? So, dapat nga, sinusuportahan natin yung gobyerno, hindi dapat natin yan kinakalaban. Noong 1972 nang magkaroon ulit ng malakas na bagyo sa Pilipinas, ang Nutriban noon ay kabilang sa mga relief goods na ibinigay ng gobyerno para sa mga nasalanta ng baha. Pero sa pagkakataong ito, ay mayroon di umanong stamp na nakalagay ang mga katagang. Ito, dito ako na ano sa mga to, yung mga estudyante na to. Alam mo, noon ko pa to na nakikita na lagi nagrarally kung ano-ano pinaglalaban nila. So, hindi nila alam kung ano talaga yung tunay na hangarin ng pakikibaka sa kalye. Ano talaga yung layunin nila? Kasi kada presidente na lang na mauupo, ganyan pa rin sila. No? Kahit nga mapa-liberal party, Fidel Ramos, Cory Aquino, yung Erap Estrada. Ang malala kay Erap Estrada eh. Sa panunungkulan ni Erap talaga noon, marami talaga ang nakuha noon ng mga tao na binayaran lang para sumama doon sa rally. Kaya dumami ng husto yun eh. Kaya napababa ng husto si Erap noon gawa ng andaming pera na ginamit noon. Para lang may makaupo dun sa trono na yun, mapalitan yung trono ni Erap Estrada. Ayan. Courtesy of Imelda Marcos, Tulungan Project. Pero matatandaan natin na ang lahat ng ito ay ideya at idinonate lamang sa Pilipinas ng USAID. Mayroon pa akong isang impormasyon na nakalap, ano? Sa libro na may pamagat na My 17 Years with USAID na isinulat ni Nancy Daman, dito sa libro sinabi niyang, marami sa relief goods nung tumama ang bagyo sa Pilipinas ay mabusising inayos at binalot ng mga American volunteer sa Pilipinas. Ang nangyari ngayon dito ay parang sinasabi na ang gobyerno ang dapat pasalamatan sa lahat ng relief goods at Nutriban. At ginawa daw di umano ng mga Marcoses ito para ma-brainwash ang publiko sa paniniwalang ang lahat ng ipinamimigay na relief goods ay galing sa gobyerno. Ako alam nyo, hindi naman ako eksperto pagdating sa politika ha, pero in my own perspective, ay wala namang kaso ito para sa akin. Okay, sige, sabihin na natin na, oo nga at may pangalan ito ni Imelda Marcos. Well, so what? Ano naman kung may pangalan niya eh, hindi naman pangalan ang kinakain. At ang pinaka-importante ay nakarating ang relief goods sa mga taong lubos na nangangailangan. Yun ang tama, ano? Kahit ano pang tatak na nakalagay dyan, ang mahalaga, yung mga tinamaan, makareceive agad ng relief goods. Hindi yung titipirin nyo, ibuburo nyo, tapos masisira na lang yung relief goods, hindi nyo pa na ipamigay. Diba? Ano ba ang mas mahalaga sa inyo? Yung agaran tulong o yung binibilang muna yung tutulungan? Yun ang dapat ang gawin nyo. Land of Funds. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin sa inyo na may Filipino-owned company. Isa pa yon, yung Yolanda Funds, 'di ba? Ano nangyari doon? Nabulok na lang. 'Di ba? So, dapat bago nila punahin, eto nga nakakarating ng mas maaga eh. Diba? Pina kong tawagin ay plate sign. Ang plate sign ay ang pinakaunang gumawa ng ganitong pamamaraan para ang galvanized metal plate na madalas nakikita natin sa mga kotse, street sign, house number plate ay ginawang mas kakitakit.
Ito ay customizable. Kung gusto mong ma-immortalize ang isang memorable na litrato na mayroon ka, kay logo man yan o family picture, ay pwedeng-pwede. Isa rin ang produktong ito sa pinakamagandang paraan para ma-impress ang iyong minamahal sa buhay. Anniversary gift sa boyfriend o girlfriend, para kay mommy o daddy, o kahit kay lolo o lola, o kaya naman logo para sa inyong YouTube, Facebook, Twitch, streaming career, ay pwedeng-pwede. At hindi lang yan, bigatin din ang mga customer ng PageSign na siyang nagpapatunay na top of the line ang quality na mayroon ang kanilang produkto. Andyan ang Jamil, Kong TV, Will Dasovich, Sir Jack at marami pang iba. Alam nyo, kahit na estudyante ka at low budget, they've got you covered. Gagawin nila ang iyong PageSign depende sa budget na mayroon ka. Hindi mo na rin kailangan umalis ng bahay dahil nag-o-offer sila ng cash on delivery nationwide. Kaya ano pang hinihintay mo, bisitahin ang kanilang Facebook page at libre din lang naman ang magtanong. Napakabait ng mga staff dito at sobrang accommodating pa. Mag-iwan ako ng link sa description upang madali mo itong mapuntahan. Alam nyo, isa rin sa hindi ko nabanggit ano, noong una itong ipinakilala sa publiko ay tulad ng nasabi, itong proyekto na ito ay libre at walang bayad sa lahat ng paaralan o komunidad na talagang nangangailangan. Yung lugaw nga pala, isa pa yun, no, no, inabot ko, ano ba, Aros Caldo at Sopas, mga ka-gadget. Yan, mainabot ko yan sa break time. Hindi ko lang ma-pinpoint ang eksaktong taon, pero ang Nutriban ay hindi naging libre at nagkaroon ng presyo mula 15 to 50 cents. Tingin ko nangyari ito pagkatapos mapatalsik ni Marcos noong 1986. Pero yes, correct yes, me if I'm wrong. May bayad na yan, mga ka-gadget. Yung mga kinakain mo na yan, noong panahon ni Cory, meron na yan na meron, magbabayad ka na yan ng 50 cents yata yun eh. Ang inabot ko 5 piso yata o 3 piso o 2. Basta 'yun ang inabot ko noon kasi na-privatize na yung mga ano, yung mga kantin. May mga kantin na silang kinukuha noon. Kaya yung libre na palitan na, na nagkaroon na ng bayad 'yun. At matapos ang 3 dekada, ang programa ay tuluyang isinara noong 1997. Yun. At ang sinasabing dahilan ng US ay may iba pang mga bansa na dapat mas pagtuunan ng pansin para masugpo ang malnutrisyon, partikular na dito ang Africa. At ang Nutriban noon ay pinalitan ng school-based feeding program na pinapalakad ng mga local communities, parents at pati mga guro. At lumipas nga ang maraming mga taon ay parang kanta na nagkaroon ng revival ang Nutriban. At ito ay ginawa sa lugar ng Maynila. Ang nasabing proyekto ay experimental lamang. Base kay Isko Moreno, sa datos na hawak ko ngayon ay may halos 7,500 na mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 6 na nag-aaral sa Maynila ang nagpapakita ng senyales ng pagiging malnourished. Sa sinasabing pilot test ay nagbigay sila ng Nutriban at mga gatas. Ang mga batang nakatanggap naman ito ngayon ay oobserbahan ng 120 days. At dito sinabi niyang, sana sa loob ng 120 days ay mayroon tayong positibong resulta. At kung wala naman ay dapat makapag-isip tayo ng ibang paraan para matulungan natin ang mga batang nangangailangan. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Nutriban. At sa matagapanood ko na hindi ito nabutan ay may assignment ako para sa inyo. Kung pwede ay pakitanong naman ang inyong mga magulang tungkol dito. Totoo nga ba na ito ay masarap? Libre nga ba talaga ito? Magkano ang presyo? Gusto ko itong malaman. Asahan niyong babasahin ko ang lahat ng inyong komento sa video natin. Gusto ko na rin isingit ano, mabilis lang to. Sa mga hindi nakakaalam ay nagkaroon ng channel natin at ng channel ng alam niyo ba to ng kung tawagin ay collaboration. Ang may-ari ng channel na yan ay matali kong kaibigan at sana magkaroon kayo ng kaunting oras para makapunta sa channel niya at mag-subscribe. Gumawa rin ako ng video na nai-upload sa channel niya kung saan pinag-usapan natin ang tungkol sa 5 nakakagimbal na karanasan ng mga kilalang tao. Mag-iwan ako ng link sa description upang inyong mapuntahan. Makikisuyo lang sana ako eh kasi kailangan ko pang mag-upload ng video. Kaya rin, naantok na ako eh. Baka pwede ko muna yung bahala dito sa channel ko. Ha? Oh, okay. Oh, salamat. Buti naman. Okay. Sige, papahinga lang ako ah. Okay, ikaw na bahala. Okay, thank you. Salamat. At sana nakakuha kayo ng kaunting kalaman sa paksa natin at kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa. So yun na nga no, mga ka-gadget, natunghayan natin, nabalikan natin ang kwento nitong Nutriban na to dito sa channel ni Kaalaman at maraming maraming salamat po sa inyong mumunti ay malaki pala, malaking kaalaman na inyong naibigay. No? Alam nyo ba no, mga ka-gadget, itong Nutriban ay naging controversial talaga to, lalo-lalo na nung eleksyon. No?
At isa ito sa mga pinag-uusapan na hindi nga Marcos ang may ano nito. Marcos o US man, ang mahalaga, naibigay ito sa publiko, no? Naibigay ito sa mga nangangailangan, lalo-lalo na yung panahon ng bagyo. After ng bagyo, no? Mabilis na naidi-deliver o naibibigay sa mga nangangailangan itong mga gentong klaseng tulong, no? Eh mga ka-gadget, hanggang dito na lang ang aking video reaction dito sa storytelling ni Kaalaman, no? Isang napakagandang kwento na ibinigay sa atin, na ang kwento sa likod ng tinapay na Notre Dame at ng mga Marcos. So ayun mga ka-gadget, kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan i-click ang subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. Peace out!